Hi guys, welcome to Jackotek TV. Smile ka muna dyan. Okay guys, let's go. Hello guys, welcome back again to my channel. Hello guys, nagbabalik tayo dito sa Robot Wallet para po ating suriin muli itong Robot Wallet dahil may mga nagtatanong sa atin kung ang Robot Wallet daw ba ay ito na ang kapalit ni Coin. So ating alamin at ipagkukumparahin itong Robot Wallet at ang Coin App para makita natin kung talagang ang Robot Wallet ang papalit sa Coin App. Posible ba o imposible? So bago tayo magpatuloy, baka naman hindi ko pa kayo friend sa YouTube, please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo na mayroon akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa robot, sa wallet, sa coin at kumita online. At sa mga nandyan na gusto lamang magsuri, pwede rin naman magsuri. Maganda nga yan, marami tayo nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. And again, hindi to commercial para sa robot wallet at sa ganun din sa coin. Ito lamang po ay parte ng pagsusuri. Talagang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. So, let's go! So, ayan guys, ito yung registration form ng coin. So, makikita nyo yung registration ng coin. Sabi dyan, maglalagay ka ng pangalan, lagay ka rin ng cellphone number. Tapos, ang verification code ay ipapadala nila sa cellphone number mo. So, hindi siya instant. So, lagay ka rin ng password, tapos password. Yan po yung registration ng coin. Sa robot wallet po, ito naman yung kanila. Yan, ito yung sa robot wallet. Maglalagay ka rin ng pangalan, phone number, pero yung verification code nandito na. Hindi na itetext sa inyo. Okay? Hindi na magagaling sa inyong mga cellphone. Lalagay ka rin ng password, tapos password, yan, tapos i-click mo register. So, yun po yung registration form nila. Ngayon, papasok ngayon tayo sa kanilang mismong application para makita nyo po. So, ito po yung kanilang application. Ito yung sa robot wallet. Okay? Pag nakapindot kayo sa homepage o sa home, ito yung mga lamalabas sa home. Yan. Okay? Sa robot wallet po ito. Okay? Robot wallet. Sa Koi naman po, yan. Ito naman yung kanilang pambungad. Yan. Okay? So, naka-homepage po din po tayo. Yan. Pareha. So, homepage. Ganda mo yan. Tignan nyo po itsura. Yan. Yan. Tignan nyo po yung itsura mismo. Yan. So, bababa tayong konti dito. So, makikita nyo dito, meron silang start the first investment. Yan po yung sa robot wallet. Sa coin app, start the first investment. Ganun din. At sa bandang baba, may makikita kayo, homepage. Sa coin, ganun din, homepage. Tapos, meron parang hagdanan dito na naka-arrow. Pangalawa, ganun din sa robot wallet. Tapos, may taong tatlo. Sa robot wallet, tatlo din. Sa bandang kanan, may taong isa. Sa robot wallet, may taong isa rin po. At kulay dilaw din ang customer service ng robot wallet. Sa coin ay kulay dilaw din. Yan. Okay? So, sa bandang baba, titignan natin, sa coin app, ang kanilang number one na robot ay 30. Yan. Yan siya, number one na robot at 30. Yan. Sa robot wallet naman po, ang robot number one nila ay ganun din. 30 USDT. At valid po yan, 30 days. Sa coin ay 30 days din po. Yan. So, yan. Pinagkaiba. Yan ang pinagkaparehas. Okay. Ang price niya, 2 USDT. 2 USDT rin po dito. Sa robot wallet. Okay. So, tingnan natin robot number 2. Sa robot number 2, ang halaga is 100 USDT. Tingnan natin sa coin app. Sa coin app, yung robot number 2 ay 100 USDT rin po. 30 days. Ang daily income niya, 2.5. Sa robot wallet is 1.5. Ayan, medyo mababa sa robot wallet. Sa coin app, medyo mataas, 2.5. Kita nyo? Punta naman tayo sa robot number 3.
Sa robot number 3, 30 days din po dito sa robot wallet. Ang estimated daily income niya is 8. Sa coin up naman po, yung kanilang pangatlo, robot number 3, yan. Sa robot number 3, 500 po. O yan, parehas din, 500. Pero ang daily income niya, o estimated daily income is 12.5. Sa robot wallet is 8 lang. Yan. So, mas mababa ang binibigay ni robot wallet kaysa sa coin up. So, yan. Okay? So, yan po yung pagkakaiba. Pagkakaiba. Magkaiba sila ng rate o yung daily income nila. So, punta tayo sa pinakamataas para makita natin robot number 5. Yan, sa coin up, kung meron silang robot number 5, and robot number 5. Yeah, meron din silang robot number 5. Check natin sa ON. Sa ON po, ang robot number 5 nila is 10,000. Ang kita niya is 250 per day o estimated income per day. Sa robot wallet, 100 o kano to? 10,000 USDT. Sa ON up is 10,000 din. Robot wallet ay 170 USDT ang per day. Sa coin up is 250. So, dito, makikita nyo dito, sa comparison ng kanilang income o estimated daily income, mas mataas po ang binibigay ni coin up. Yan, baba tayo ng konti para makita natin kung pares din. Yan, dito sa kanilang mga window. Yan, baba tayo. Yan. So, yung arrangement dito, makikita nyo, kung parehas, meron silang withdraw, online service, help guide. Yan, about us. Meron ding about us. Share invitation. Deposit. So, parehas din po ng arrangement. Okay? So, parehas. Yan. Parehas na parehas. Yan. So, nasa sa inyo yan, guys, kung anong magiging sagot nyo. Comment lang kayo down below. Okay. Punta naman tayo sa... So, ito naman yung kanilang... punta naman tayo sa dashboard. Sa dashboard, ang robot wallet, ang nakalagay sa una ay my address. Sa coin ay GCash. Tapos, transaction record, income record, expense record. Yan, halos parehas ang sunod-sunod. Yan, withdrawal record, deposit record. Yan, deposit record, my team. Agent rebate, online. Change password. Dito alam, may trading password. Okay? So, dito sa robot wallet, may trading password. Sa coin up, wala. At ang gamit dito sa robot wallet ay USDT. Wala po siyang GCash. Sa coin up ay dual. Meron siyang GCash. At the same time, meron din siyang USDT. Okay? Pwede siyang mag-withdraw sa USDT. Kasi pag nag-withdraw tayo dyan, sa withdrawal po, sa robot wallet, ang kanilang minimum ay 10. Okay? The minimum withdrawal is 10. And we will serve at 7.24. Yun po, no? Sa robot wallet po, ang kanilang minimum withdrawal ay 10 USDT at 7.24 po. At merong handling fee na 5%. So, isa lang po ang kanilang channel, USDT lamang. Pero sa coin naman ay, ang kanilang minimum ay 5. Yan, 5 USDT ang kanilang minimum na pwedeng withdrawin. At ang ka-withdrawal time is 10 to 10. Yan. So, hindi sila 24/7. So, sa robot wallet, 7/24. Yan. We will serve you 7/24. So, pwede ka mag-withdraw anytime dito sa robot wallet. Samantalang sa coin up ay 10 to 10 lang. 10 na umaga hanggang alas 10 na ang gabi. Pero meron tatlong, dalawang channel at tatlo. Pwedeng ERC20, pwedeng TRC20, pwedeng GCash. Samantalang sa robot wallet, isa lang pwede, TRC20 lamang. Ayan guys, nakita nyo na, may pagkakaparehas ba ang coin tsaka robot wallet? Posible po ba na ang pumalit sa coin app ay ang robot wallet? Comment lang kayo down below kung ano po masasabi nyo. Sabi ko nga guys, before you invest, think twice, mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest, and invest at your own risk, invest what you can afford to lose. Kailangan po sobrang pera ang ating invest, huwag po natin pabiling ulam, pabiling bigas, pabiling tuition fee, at lalo-lalo na huwag kayong mangungutang para kayong magkaroon ng investment. Kung mayroong free, sa free muna tayo. Kung walang pang-invest, sa free muna tayo. Bye-bye! Ingat lagi sa pag-invest. Bye!